A beautiful life once again with your device na Baleleng. Matagal na matagal ko bago nasabi to. So please don't skip ads. Dito natin sisimulan o umpisan ang kwento na to. January 17, 2022, nung umpisa nilang magkukain. So naabutan ko yung mga taong nagagawa para magkukain. So eto sila. So it took a month para mailagay nila yung poste. Ang purpose daw ay para ilipat yung mga cables kasi masyado na siyang mababa. Tagal na nag-antay yung mga poste pero walang taong nagagawa. So isang araw bigla nang bubulaga. Ganito ang sabi ng Meralco, may liwanag daw ang buhay. Pero sa gabi nito, ang tanging liwanag sa dilim, ang tanging wish ko. Sobra, dahil maaga pa yung nag-umpisa na sila. Mga wala pa, alas 10 nakaranig na ako ng mga tao. Akala ko nag-uusap lang ng mga tao. Hindi ko naisip na biglang-bigla ay mayroong mga magagawa from Meralco. So, sobrang naging maingay kasi nag-umpisa ng parang 10:30. Matutulog na sana ako. Noong biglang, ayun, biglang umandar yung kanilang mga makina. Umandar yung generator yata yon. Umandar yung ano, and then biglang brownout. Wala po talaga, parang nagbanding yung mga trucks ng Meralco sa tapat ng bahay ko. So talagang yung ingay, eh ginagawa nila yung cable, yung ingay yung kable, yung ingay ng makina. Siguro naman yung pagkakapit ng kable walang ingay, pero yung ilang yung malalaking truck, yung malalaki, yung init at ingay po, sobra pong nakakasakit sa dibdib, masakit sa ulo, masakit sa dibdib. So, ayan, nag-umpisang ganyan, hindi ako makaano, inunan ko na lang siya kasi nga nag-umpisa, hindi ko alam kung ano nangyayari. Parang umuuga yung, yung lupa, yung grounds, palpitation to the max, talaga pong na-stress ako ng sobra. Wala kaming choice kasi sa talagang tapat na tapat po yung buong front ng house namin, nandun sila, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo o apat yata yung sasakyan ng Meralco. So nandyan siya, at ang sabi naman daw ay meron naman daw advisory, pero wala eh, hindi namin alam. So ayan, inabot na ng anong oras na, alauna na, masakit na yung ulo ko. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin na mapapatanong ka na lang talaga nasaan ang liwanag sa dilim kasi sobrang dilim na. At sobra din pong ingay, wala ka naman magagawa kasi ano ka matutulog. Thursday ngayon, so may pasok bukas pero wala eh, hindi ka makatulog dahil nga mag-upisa ng alas 10 yung ingay, pero yung totoo-totong ingay at brownout ay mga 10:30 nag-upisa. So 1 o'clock, sobrang init, sobrang ingay, talaga pong masakit sa dibdib yung ingay na wala naman kaming magkawa kasi nga hindi namin alam. So time check, 1 o'clock, 1:09, ganun pa rin po, tira-diretso pa rin. Sakit na po ng ulo ko sa puyat. Hindi pa ako umiinom ng gamot ko kasi nga ang sakit nung iinom ka ng gamot tapos hindi ka makakatulog. Masakit po yun sa ulo lalo. Baka sumpungin ang migraine. Sana. Hindi ko alam. Hindi ko naman sila matanong. Ayokong lumabas. Pero kailangan talaga uminom ng gamot eh. Kasi ako naman yung kailangan ng maintenance po para sa diabetics. Ako isang diabetics. So kailangan mo hindi mawawala yung gamot. So nai-stress na rin po kasi po sakit na po yung ulo ko. Binuksan namin yung kotse para kahit papaano magkaroon ng konting lamig kasi talagang sobra-sobra po yung ingay, yung init, yung frustration na hindi namin alam. Kami po may kasalanan, hindi namin alam na meron palang advisory. Hindi ako masyadong naging vigilant sa mga oras na yun. So, inom na. Come on. Madiliman pa din po. Madilim pa rin po yung paligid. Sobrang ingay. Mga oras na po. Ganun pa rin nga po. Madilim, maingay. At sobrang po na stress. And there you go. Time check.
faith natin na po. Pero, same situation pa rin po tayo. Super lobot na po ako. And sorry for the word, pero I feel like traumatic na po. Sa sobrang migraine attack na, sobrang sakit na po talaga ng ulo. Walang tulog. Sobrang ingay. Grabing init. Pagod ng katawan at isip. Dumadagundog po yung paligid pa rin. Talaga po, napakasakit sa dibdib. Anong oras kaya matatapos yung kalbaryo natin? Hindi ko po alam. Hindi lang liwanag sa dibdib ang kailangan ko sa panahon na yun. Sa pagkakataon ito, pati na din kapayapaan po sa isipan kasi apo. Pero mukhang matatagalan pa. Hindi pa sila tapos. Ang tanging iniisip ko na lang. Katapos ng lahat ng ito, nagdalaw din ang ginawa. Mapanlit, hindi pala. May nilad pala yun. Sa mga may kuryente dyan, mapapasana all ka na lang talaga. Buti na lang hindi Halloween. Buti na lang hindi ako nakaputi. Kung hindi, magtatakbuhan itong mga gumagawa. White lady ng balete dread lumabas. Pasensya na po, pagod na po. Fireworks na yung mata ko, liyong-liyo na ako sa antok. Anong oras na, te? Grabe po. Sakit na po ng ulo ko. Zombie na. Hangin, ialo ko na lang po yung sarili ko. Kasi wala namang magagawa kundi maghintay. 3:40, siguro abutin pa ng anong oras. Alas 4. Hindi ko na po kaya. Takbo na po para suminasol. Good afternoon. Magandang hapon po. May dating boys na Baleleng. Kasi nga hapon na po dahil natulog lang po ako kanina umaga. Kasi nga mag-alasin ko na po nung kanilang natapos yung kanilang ginagawa. So naikabot naman yung mga kable. Wala naman siguro silang mabalikang backwork. At check na natin. Ayan. Kung meron man na hindi tayo nagustuhan, eh iniwan nila yung kanilang mga kalat. Tsaka eto, hindi ko pa alam kung tama ba itong ginawa nila na pinulupot nila yung kable dun sa puno ng bayabas. Alam ko hindi pwedeng yun eh. Hindi pwede nilang gawin yan, pero wala pa akong sa wisho para maisip yan kung tama ba yung kanilang ginawa. So, itatawag siguro natin yan. So, ayan, hayaan na lang muna natin. Ayan, chineko konti. Kahit nakatulog ako, hindi po maayos kasi hindi, ang hirap naman po na matutulog ka ng umaga. Mahirap po yan. Hindi po ako sanay. So, kasi sanay, lalo pag weekdays, eh, trabaho po sa umaga. So, masakit pa rin po yung ulo ko. Parang groggy pa rin. Nararamdaman ko pa rin. Ayan. And then, yung chine ko nga, andyan yung mga iniwan nilang kalat. So, hindi ko alam kung tatawag ko pa yan or babalikan nila yan para linisin. Kasi po, wala pong kalat yan. Pero, yun nga, iniwan nila po na nandyan yung kanilang mga pinagtabasan. Yung mga pinaglagyan siguro ng cable yan. Hindi ko po alam. So, magulo po nilang iniwan. So, ayan. Sorry ko, napakahirap ng pinagdaanan natin ng buong magdamag, pero natapos na rin ang ordeal. So, thank you all for watching. And please don't skip ads. And always remember, in order to have a beautiful life, be a wise na Baleleng with a heart.